you have knowledge in modification of image, you have a great advantage. Bakit po? Because we are in the era na kung saan we are more on visual. We are more on mobile devices, we are more on laptop and other technological tools. Kaya po yung Photoshop kasi usually ginagamit natin for graphic design. At yun yung mga ginagamit ng businesses para i-market yung kanilang mga product and business. And because of that, if you have knowledge in creating or editing image, great advantage po sa inyo kasi maraming opportunities. Ito po, kasama po siya sa top 3 in-demand job, yung photo editing. Video editing, photo editing, at saka social media manager. Yan po yung mga 3 top in-demand job sa buong mundo. So if you will have the knowledge or may knowledge na kayo sa pag-edit ng photos, di ba? Marami pong opportunities yung nag-iintay po sa inyo. Okay, what is photo editing? It's the process of altering image, whether they are digital photographs, traditional analog photographs, or illustration. So when we talk about photo editing, if you use your phone, and then nag-picture ka, no, using your phone, and then binigyan mo yan ng filter, that will be the time na nag-edit ka na ng photo. And that is photo editing. Anong edit yan, naglagay ka lang ng konting modification dun sa picture, that will photo editing na. Kumbaga, yun na talaga yung nag-edit ka na ng photo. So for example, nilagyan ko lang ng filter yung picture ko. So, yung part na yun na paglagay mo ng picture, in-edit mo na yung photo mo. And yun yung gagawin natin sa Photoshop. More on altering image and modification. So kapag ginagamit natin si Photoshop, yun na yung time na nagkakaroon tayo ng adjustment sa image, nagdadagdag tayo ng mga information na pwede nating madagdag on that image. Okay? So we will use Photoshop. Photoshop is a tool to create, modify, combine, and optimize digital photos and image in your computer. It excels in digital photograph and used to perform complex changes such as adjusting the brightness and contrast of the image, combines different image elements, and keeping it organized. So we will use Photoshop. Mamaya po, makikita nyo kung ano yung mga tools na meron si Photoshop at paano po yun gagamitin. Kasi yun na yung time na yung actual natin, nung hands-on natin na imamodify natin yung picture, magkocombine tayo, mag-optimize tayo ng digital image na meron tayo. Okay? So, short story about Photoshop. Na-create po si Photoshop last 1987 pa. Okay, tagal na po pala no, nung Photoshop, 1987 pa. And created by 2 brothers, Thomas and John. Okay? So, was named as Image Pro. Hindi pala Photoshop yung tawag dati sa Photoshop. Image Pro pala siya. And before, renamed as Photoshop. By purchased by Adobe in 1988. So, 1988, dun siya na-purchase ni Adobe, kaya po naging Adobe Photoshop. And first release on February 19, 1990, exclusively for Macintosh lang. Okay, so yan po yung short history pagdating po kay Photoshop. So let's talk about the key term and definition. Photoshop document is a PDF, PSD file, is the default file format of Photoshop. It is a multi-layer document that retains its full editing option when saved. So if you saw something na PSD file, ibig sabihin na modify yun sa Photoshop. PSD file, ito yung format ni Photoshop. Kaya kapag nag-search kayo sa internet, nakita nyo, may nakita kayong file. Bakit kaya naka.psd to? Kasi nga po, yung .psd, that is a PDF or Photoshop format. Ibig sabihin, dun yun ginawa. Okay? Kaya lahat ng project na gagawin nyo using Photoshop, yung format niya is PSD file. Yung project format niya, document file siya na PSD. Okay? Parang sa Word. Ano yung document format ng Word? Diba? .docs. Yung PowerPoint, .ppxt. So, sa Photoshop is .psd file. And then, selections.
So sa selection, mamaya, makikita nyo po, no, kung paano tayo mag-select ng mga layers. Okay, so actual demonstration natin. Selection, this refers to the regions in an image that will be affected by the various tools. So, hindi katulad ng ibang tools. Yung ibang tools po kasi, no, parang more on some modification siya. Kaya lang, si Photoshop po, meron din siyang selection na kung saan nagseselect ka dun sa bawat object na meron ka sa document mo. Resolution. Resolution refers to the number of pixel a full size image. An image with a high resolution contains more information than an image with low resolution. Kapag po yung picture ninyo medyo malabo, ibig sabihin mababa po yung resolution niya. Pero kapag nakita niyo na medyo HD or medyo malinaw po yung picture, mataas po yung kanyang resolution. At kapag mataas yung resolution, mataas din po yung size ng ating picture. So sa Photoshop, we also have tackled the resolution kasi yung bawat picture or yung bawat image na output natin using Photoshop, gagamitin natin yung basis natin for resolution. Ano kaya yung magiging resolution ng image ko? Malabo ba? Mataas ba? So mamaya po, i-demonstrate namin bakit kailangan natin ng mataas na resolution for this project? Bakit kailangan na ganito lang yung resolution natin dahil i-upload ko lang sa Facebook? Yung resolution po is the quality of your image. Kung ano yung quality niya, kung medyo mababa ba yung pixel ng image mo, medyo malabo, mataas ba yung resolution ng image mo, medyo malinaw. And then color mode, kasi yung color mode refers to the type of colors you will be using in your image. In our documentation, kapag gumawa ka na ng project sa Photoshop, isa yan sa pagpipilian mo. Ano yung types of color na gagamitin mo? Gagamit ka ba ng color mode or black and white lang? Kasi yung color mode consists siya ng CMYK at saka RGB or red, green, blue. Kung saan pipili ka ng mga colors dun sa mga media na gagamitin mo. And then yung black and white, kapag pumili ka sa Photoshop at naka-black and white lang, wala kang privilege na gamitin yung red, green, blue. Di ba yung red, green, blue, kapag pinag-combine mo yan, mag-create siya ng ibang color. Okay, so ganun din po sa Photoshop. Kapag nag-combine ka, ilang percent of red, ilang percent of green, ilang percent of blue, mag-create ka ng gusto mong color. So, I will open my Photoshop software na po, no? Okay. So as you can see, ayan po yung screen ko, no? Visible naman. Ayan po yung ating Photoshop window. Okay? So when you open the Photoshop, ito po yung unang lalabas. Okay? Yan po yung unang lalabas sa ating Photoshop. Yan yung Photoshop window natin. Okay? So for this window, mapapansin niyo po na meron different tools na makikita sa window natin. Okay? Ito yung main interface na meron kay Photoshop. So isa-isahin natin ano yung mga tools na yon. Una is menu bar. Yung menu bar, display menus that contain the most of Photoshop commands. So like other software po, like yung PowerPoint presentation, napansin niyo po may menu bar, di ba? So ibig sabihin yung menu bar natin, this will be the commands or this will be the menus na kung nasaan yung mga commands na gagamitin natin to modify our picture. Meron po tayong file, edit, image, layer, type, select. Lahat po yan gagamitin ninyo or lahat po yan may selection po kayo kung anong modification yung ilalagay or commands ang ilalagay nyo dun sa image ninyo. So dito, ito po yung Photoshop, ito yung ating menus, no? Ayan, nakalagay po, meron tayong file, edit, image, layer, type, select, filter, view, windows, window, and help. Okay? The next one po is option bar. Okay? So every file, okay, napansin niyo po yung Photoshop ko, wala pa siyang option bar, no? Wala pa kayong nakitang option bar dyan. Bakit kaya? Kaya po wala pang option bar dyan kasi wala pa po tayong na-start na project. Ibig sabihin, hindi pa po tayo nag-start na mag-modify
ng ating Canva or picture. Kapag naglagay na po tayo ng bagong document dyan, lalabas na po, kapag naglagay tayo ng layers, lalabas na po yung mga option na pwede nating gamitin when it comes to the modification of our image. Document tab. Yung document tab, ito yung mismong tab or yung mismong Canva na gagamitin mo. So kapag nag-create ka ng picture or nag-edit ka sa Photoshop, it's either meron ka ng picture na ine-edit or gagawa ka pa lang ng bagong document tab mo. Yung document tab, ito yung size of your Canva. Ayan. Kapag ito yung name ng mismong document mo, no? Yeah, like for example, nag-rename ka ng pangalan mo, lalabas yung pangalan mo dito at yung size ng pinili mong Canva. Okay? Napansin niyo po, wala pa tayong document tab dyan kasi hindi pa tayo nag-create ng project natin. Kapag meron na tayong create na project at nag-modify na tayo, may lalabas po na document tab sa window ng Photoshop natin. So, tools panel. Display the different icons or tools that are used to modify or edit the image. Okay. So, ito yung pinaka-importante sa lahat kasi ito lahat ng tools na nakikita nyo po dito sa side, no? Kaya po, yung tools natin, ito na yung part na nag-e-edit na tayo ng mismong image na meron tayo. So, for example, nagtanggal ka ng tigyawat sa image mo kasi sobrang dami mong tigyawat. So, saan ka pupunta? Anong tools yung kailangan mong gamitin para tanggalin yung mga tigyawat na yon. So mamaya po, gagawa tayo ng ganun part na tatanggalin natin yung tigyawat, tanggalin natin si photobomber. The next one po is panels. Okay. These are the small window that allow you to access common commands. They can be moved anywhere within the window. Yung panel natin, ayan po yung panel natin, no? Mapapansin nyo sa panel natin, you can edit or something na iba po kasi sa Photoshop natin, no? Iba po kasi yung sa Photoshop natin. Yung sa Photoshop natin, hindi katulad ng sa Word. Like for example, pumili sa PowerPoint na lang. Sige, try ko yung sa PowerPoint. Ayan, napansin nyo po sa PowerPoint. Ayan. Ayan po. For example, sa PowerPoint na lang, no? Kapag naglagay ka ng layer or naglagay ka ng ganyan, as is lang siya na ganyan, na imo-move mo na siya, tapos kung gusto mo nang i-modify, imo-modify mo na. Sa Photoshop po, hindi. Kapag naglagay ka ng rectangle, mapupunta mo yan sa layer. Ibig sabihin, yung rectangle mo, layer siya. Na kung gusto mong i-select, hindi mo siya i-select na as is na ganito. I-select mo siya dun sa mismong layer mo. Marami yung mga layers natin dito. Ito yung mga object or yung mga tools o mga layer na namo-modify natin or namo-move natin. Okay? Image window. Kapag meron ka ng property or meron ka ng nag-edit ka na ng actual photo mo or nag-add ka na ng canvas size ng paper mo, automatically po, lalabas po yung image window natin. Yan. Kapag may image window, ibig sabihin may project ka na. Display the image or file that you have open. Okay? So mamaya, ayan po yung mga tools natin. May menu bar tayo, may panels po tayo dito, may document tab, may tool panel, and then yung ating image window. Meron din po tayong status bar dito sa baba, no? Makikita nyo kung ano yung status ng tool natin, ano na yung size niya, di ba? So let's start na po, no, to create our new image. Ayan. Create na ako ng new image ko. Let's start working using Photoshop. So, ang unang gagawin ko para po makapag-create ng project or ng image na ine-edit ko, pupunta po ako sa file. Ayan. Ang file natin, just simply open kung meron na po kayong existing or gawa kayo ng bago. Kapag new na po yan, ito na po yung lalabas. Napansin nyo po, diyan na po yung part na isi-save nyo kung ano yung document type tab ninyo. For example, my first project. Ayan. Tapos po, ano yung size? Okay? So, may mga present size po tayo na pagpipilian. Meron default Photoshop size, US paper. Okay.
international paper, photo, yun, yung mga different sites ng photo na pwedeng ma-print sa internet or sa internet cafe. Diba? Meron din pong ganun. So, try nating piliin yung US paper. Yan. Tapos may size na dito. Okay? Kung letter, legal, or tabloid. So, alam nyo naman po kung ano yung ibig sabihin ng letter at legal, di ba? Ito yung mga size ng mga bond paper na meron tayo. Kung gusto mong long bond paper, legal siya. Kung gusto mong short bond paper, letter po siya. At ito po yung size ng bond paper natin. Ibig sabihin, 8.5 at saka 11 inches siya. So, ngayon, yung pagpili ng size po, hindi porket na ito yung dinemo ko po sa inyo, ito na yung size na lagi nyong gagamitin. Yung pagpili po ng size, based po yan sa project ninyo. For example, sabi ni client, gawan mo ako ng tarpaulin, yung size niya is 5x5. Okay. So, 5x5 na size daw ng tarpaulin yung gagawin mo. So, anong size yung kailangan mong ilagay dito sa ating window na pagpili ng sizes? Okay? So, unang gagawin mo is to ask your printer provider kung sino yung magpiprint ng tarpaulin. Ano pong size yung ilalagay ko or yung kailangan ko? Yung 5x5, alam ko 12 inches po per size nun eh. So, kung 5x5, check ko po, no? Kung 5x5 yan, 5x12, 60. So, ibig sabihin, 60 yung ilalagay ko dito and then 60 yung ilalagay ko rin sa height. Yung width niya is 60 and height niya is 60. So, ibig sabihin, yan po is 5 feet by 5. So, ibig sabihin 5.5 feet. 5 yung width niya, tsaka yung height niya is 5. Okay? So, pwede yung name niya is my first project and then yung width niya is 60 and then yung height niya. Ito yung sinasabi ko po kanina na resolution. So, kapag nag-start ka na, you need to select ano yung resolution para sa project ko na to. Siyempre, kapag mataas yung resolution, mataas din po yung kanyang image size. Okay? So, ibig sabihin, sobrang taas nito, sobrang HD nito, pwede mo naman kahit minimum 72, okay na po. Based dun sa gusto nyong output, di ba? Kung ipopost nyo lang sa Facebook yan or ipopost nyo lang sa YouTube, sa social media, you can use the 72 na po. Kasi kapag pinost mo, ginawa mo yung 300, tapos yung size niya is 927 MB, tapos gusto nyong i-upload sa Facebook, ay, bakit hindi tinanggap yung image ko? Ngayon pala, sobrang laki ng image size niyo. So, dapat, tansyahin nyo muna ano yung resolution na ilalagay ko. Kasi sa Facebook, napansin nyo po kapag in-upload ninyo, gagawin ni Facebook, papababain niya lang yung resolution na meron yung image mo. Even if na malinaw, kapag in-upload ninyo sa Facebook, automatic na yan na mag-re-resize. Mababawasan yung size niya based dun sa kailangan niyang capacity lang. Di ba? So try natin gawing 72 na lang. Or prefer ko 150, pwede din po. Ito yung color mode na sinabi ko po kanina, na kapag, alimbawa, gray scale, ibig sabihin, wala kang color mode na pagpipili yan. Lahat gray yan. Hindi yan colored. So ngayon, kung colored, gagamit ka ng yellow, gagamit ka ng blue, gagamit ka ng red, you need to select RGB color. Red, green, at saka blue. Ibig sabihin, you can combine the red, you can combine red, green, and blue para makapag-create ng other color. Kumbaga, lahat ng color na gusto mo, pwede mong ma-select. Okay? So, ito yung background content. Napansin niyo po dyan, yung iba nakakagawa ng walang background. Bakit po? Kasi meron po tayo dito selection na transparent. Okay? Kapag nag-select ka ng transparent, yung magiging output po ninyo, wala yung background. Okay? Kung gagawa ka ng isang logo, ano yung dapat kailangan mong gawin? Kailangan po transparent. Kasi nga, logo yun eh. Dapat wala yung background. So, ang pipiliin ko dito sa Canva ko is transparent. Okay? Pero kung halimbawa, ordinary na mag-graphic ka lang, gagawa ka ng infographic, you need to select white na lang. Okay? Yung white, yan po yung default, na white po yung background mo. And then kung gusto mong palitan ng color, pwede nyo pong mapalitan. Okay? So, just simply select white. And then ang gagawin po natin susunod is select OK.
Ayan na po yung size ng tarpaulin na sinasabi ko na 5 feet by 5. Ibig sabihin, ito, ang size ng tarpaulin na to is 5 feet. Tapos, yung kanyang height is 5 feet. Yung kanyang width is 5 feet. Kaya po ganyan yung kanyang kanyan yung nakuha natin size. Okay? So, every feet po pala, equal siya ng 12. So, for example, 12 times 5 equals 60. Diba? So, kung halimbawa, gumawa kayo ng tarpaulin na 5.5. Ito po, tarpaulin size, no? Pero kung halimbawa, Facebook banner na ipopost nyo lang sa Facebook, then simply go to Google and, for example, gagawa ka lang ng profile picture, size of profile picture. Ibigyan ka na niya ng actual size. Okay? Display at 170 times 170 pixel on page. So, ibig sabihin, dapat ang gagawin mo is pixel siya. Kaya kung mag-create ka ng new, file new, okay, but Facebook, lagay mo Facebook FB pic profile picture. Tapos, ano yung nakalagay po dito? 170 pixel. So, dapat pixel natin kasi pixel yung kailangan. And 170 pixel. Gawin natin 150 kasi medyo mababa lang naman yung size niya. And then, okay natin. Ayan po yung profile picture. Napansin nyo po? You can upload that to your profile as your profile picture na. Pwede nyo mag-edit. Kung logo man yan, kung may business kayo, gusto nyo gawin na logo, ganyan dapat yung size ng magiging logo nyo para saktong-sakto siya dun sa Facebook ninyo. Okay? Based on po sa project ninyo, kung ano yung gusto ninyong gawin na projection, dun po kayo pipili ng actual size na meron po kayo. Okay, so working with tools. So, we will start na po na gamitin yung iba't ibang tools na meron po tayo. Yun. So, let's start na guys. So, ito, yung ating Photoshop window. So, first thing, gawa na tayo ng ating first tool. Okay? So, let's discuss for first thing. So, open muna tayo ng ating new Canva or yung ating pinaka-plan paper. Yun nga. Sa file, sa ating menu bar, open natin yung file. And then, select natin yung new or Ctrl-N sa ating keyboard. Okay? So, select tayo. So, dito, let's use our default is the A4. So, lahat naman natin ginagamit natin yung bond paper na size na A4. Okay? So, select natin siya. And then, yung resolution natin, gawin natin 150 para hindi siya masyadong malaki yung ating image size. And RGB ang ating color mode. Okay? So, kapag ano na tayo ng name natin, project. At, yan. Title name. Okay, kapag all set na, all goods na lahat ng ating mga sizes at saka yung ating ano. So, select natin yung okay. Then, yan. So, lilitaw na natin yung ating pinaka-whiteboard. Okay? Or ating parang pinaka-band paper sa ating Canva. Okay? So, first thing, let's insert, okay, ng ating picture na ating i-edit. Okay? Para may paliwanag ko sa inyo, may pakita yung mga tools, use ng ating mga tools, okay? Kasi hindi ko naman may papakita kung wala tayong image, okay? Or photo na na-edit. So, let's place a picture. So, sa ating menu bar, select natin si file. Then, select natin si place. Okay, pagka-click si place, may parang lilitaw na folder na white dialog. And then, hanapin nyo lang kung saan nyo na-place yung picture na gusto nyo i-edit, okay? So, for example, ako nasa desktop. Click ko lang sa desktop. Okay? Then, nasa ano ko siya? Ayan, nasa folder ko siya. Then, select lang tayo ng picture na gusto natin i-edit. For example, ako, pipili lang ako ito. Then, pag-click mo dito, select natin. So, sa ating keyboard, press enter. Ayan, so, ito na yung ating picture na na-insert. Ating menu bar sa ating place. Select natin place. Ayan.
And then, pag lumitaw na siya, so select lang tayo ng ating picture na i-edit. Okay? So for example, ako ito. Pagka-click natin, okay? Pagka-click natin, select natin si place. Okay? Nakikita nyo dito, guys. Ayan. So pagka-place, eto na siya. So makikita nyo may input na siya. And then select natin si enter. Ayan. So na-insert na natin yung ating picture. I have lang a clarification po, no? Yung ating pagpi-play, yung pagpi-place po ng picture sa Canva natin, you can just simply drag and drop or just go to the file. Ayan. File and simply select the place. Yung place po kasi, parang mag-a-add ka ng bagong picture sa Canva na pinili mo. Okay? Kasi isang option yan. It means mag-a-add ka ng material mo sa mismong Canva or band paper mo. And then, sometimes, hindi na tayo pipili ng Canva. Minsan kasi, we want to edit a photo, existing photo. For example, yung picture mo na may gusto ka lang i-edit, hindi mo na kailangan pumunta sa or mamili ng Canva or size ng paper mo. Pwedeng i-open mo na lang yung actual picture kung saan yon, and then automatic, pwede ka nang mag-edit. Ah, okay. So, gusto lang to. For example, ayan. So, file lang tayo. So, hanap tayo ng ating picture. For example, ito. Yung folder na dito. And then, itadrag lang natin siya as a picture sa ating mismong window. Okay? So, simply drag the picture on our window. Ayan na siya. So, ito na yung parang picture na gusto mo nating i-edit without any para mag-open ka pa ng another Canva. Ito po yung reference natin dyan. For example, I am the graphic designer. May client ako. Ngayon, may binigay siyang size sa akin. As in zero. Walang modification na gagawin, walang alteration na gagawin na picture. Gagawa ako ng bagong graphics. And that is the time that I will use yung dinemo ko kanina na magkikreate tayo ng size. Diba? Magkikreate tayo ng size ng background natin, magkikreate tayo ng size ng paper or size ng mismong video ay picture output na gagawin natin. Pero, for example, may client ka or sarili mo lang ay gusto kong i-edit yung picture na to. Kumbaga may existing picture ka na gustong i-edit lang, just simply open that picture and then mag-add ka na ng modification at mag-edit ka lang. So, dalawang selection yan. It's either gagawa ka ng blank, bago, or it's either mag-alter ka lang ng existing picture na meron ka para i-edit siya. Same size dun sa picture na meron ka, or gagawa ka ng new size at mag-add ka ng different object dun sa mismong size na ginawa mo. For example, ito. Drag ko lang siya from the folder. Okay. So, ito na yung ating magiging size. Ito na yung pinaka-default size ng ating picture or ng ating Canva. Sige po. Yung resolution natin, based yan po sa gagawin mong project at saka po yung resolution din natin, based yan sa mga materials na meron ka. Baka meron kang picture dyan na galing sa Facebook or galing po sa actual, sa cellphone mo mismo, sa sobrang baba ng resolution talagang malabo siya. And then linagay mo siya sa Photoshop at gusto mong i-enhance. Kung sobrang labo na talaga yun, you can just simply alter the picture pero yung resolution niya, kung mababa talaga or yung material na gamit mo is mababa talaga, as is yung ganun. Madadagdagan lang sa mga tools na i-add mo dun sa picture pero kung yung resolution talaga is ganun lang po siya. Yun nga, select tayo ng ay gawa tayo ng at panibagong ano resolution natin 15 natin so and so ulitin ko guys, okay, let's insert an our picture. Okay, so sa ating file place lang tayo at menu bar. Okay, yan.
yung file, and then place. Then select tayo ng picture na gusto natin i-edit. Example, yung kanina, ito. Ayan. So, pagka-enter niya, makikita kayong mga, may mga sizes sa, or may mga parang box sa ating mga corner. Ito, dito na siya pwedeng i-resize. Okay, ayan. So, may i-resize muna siya. Siyang i-resize. Based sa sizes ng ating picture. Okay? Or ng ating Canva. Ayan. So, pag nakuha niya yung sizes niya or gusto, tamang-tama na yung timpla na gusto niyong sizes, press enter lang sa ating keyboard. Ayan. So, na-insert na natin yung ating picture. Okay? And then, sa ating layer, guys, okay, before we edit a picture, always remember this, okay? Di mo basta-basta may edit ng isang picture, okay? Kung hindi mo ito, i-convert as rasterized. So, sa ating panel, ito, dito sa ating right side, kung makikita nyo yung mouse ko, dito sa picture na to, okay, right-click lang natin siya. Okay, and right-click, may lilitaw, dialog, white dialog dito, and then select natin si rasterized layer para ma-edit na natin yung ating picture. Okay? So, select natin siya. And so, makikita nyo guys na nawala yung parang box dito sa ating picture. So, it means pwede na siyang i-edit. Okay? Na-convert na natin yung ating picture. Okay? So, let's start the discussion on our tools. Okay? First thing, okay? The first thing is the move tool. Okay? The move tool is used to move layers, selection, and guide speed of Photoshop document. Okay? Ito siya guys, yung ating first tool, yung move tool. Okay? So from the world itself, move tool, okay? So kapag sa ating Canva, yung picture natin, kapag kinlik mo yan, ay namumove na natin siya. Okay? Yan. Kita nyo guys, yan ang ating move tool. So from the world itself, move, okay? Kahit saan part ng ating Canva, mamove natin yung ating picture. Okay. For example, yan, gusto mong ilagay sa itaas, move mo lang siya, itadrag mo lang. Or sa baba, yan, or sa gitna. Yan. So, yan ang ating first tool, move tool. Okay, sa ating first tool, move tool, okay, sa ating option bar, yan, kikita nyo, sa baba ng ating menu bar, merong dalawa dyan. Yung auto select at yung show transform controls. Okay? So makikita nyo guys, yan. Kapag sinyak ko siya, yung ating show transform controls, may makikita kayong iba sa ating picture. So ano nga ba ito? So try natin siyang i-check. Okay? Click natin. Yan. So makikita nyo guys, pagka-click ko, may lumabas na parang mga box dyan. Yan. Diba? So it means pwede mo siyang i-resize. Okay, freeform resize siya. Ikaw na mismo, hindi ka na mahihirapan. Okay? So drag mo lang siya, ayan. Up or pampaliit, ayan. So horizon, ayan. Ayan. So makikita niyo yung mga boxes na 'yan, siya yung parang hint na pwede mo na siyang i-resize. Okay? Pero kapag hindi siya naka check, okay, mapapansin niyo wala siya. So hindi mo siya mare-resize, namu-move mo lang siya. Pero kapag naka-check si show transform controls, makikita niyo yung mga boxes sa gilid ng ating mga picture, ay pwede mo na siyang i-resize. Okay? And check. Then press enter lang kapag nakuha na yung gusto mong sizes sa ating picture. Okay? So next ay yung auto select. Okay? Yung auto select, okay? Duplicate lang tayo ng panibagong picture natin. Okay? For example, ito gusto kong gawing dalawa. Gusto ko siyang i-copy. Sa ating layer panel, guys, makikita nyo, right click lang natin siya. And then select natin si duplicate layer. Yan. Tapos rename mo lang siya para hindi kayo malito. For example, ito, photo 2. Ito na siya. Panibagong layer na siya. Okay? So, naitanong nga kanina ni
Sir Diego, okay, if kapag nag-add kayo ng picture, ay panibagong layer siya. Opo, eto na siya. Panibagong layer na siya. Ito yung photo 2 natin. Ayan siya, guys. So, dalawa na. Yung ating picture, okay? So, the ating layer, dalawa na yung ating naging layer. Okay? Ito yung kinapi natin document. Kiniklik ko siya. And then, kapag kinlik ko to, ito yung ating original photo. Okay? So, si auto-select, okay guys, kapag hindi siya naka-auto-select, ayan, kapag hindi siya naka-check, mapapansin nyo guys, kahit anong gustong click ko sa ating second picture, hindi ko siya nakiklik. Okay? Kailangan ko muna siyang i-click dito sa ating layer. Okay? Kapag kinlik ko siya, ayan. So, doon ko pa lang siya pwedeng i-move. Okay? Ayan. Doon ko lang siya pwedeng i-move. Pero, kapag hindi siya nakakik, for example, yung ating first picture kanina, ito siya, sa ibaba. Kahit anong click na gusto ko or move na gusto ko, hindi ko siya namumove. Namumove ay yung ating dinuplicate na layer. Bakit? Kasi hindi siya nakaselect dito sa ating layer. Pero kapag sinelect ko yung ating first picture na nasa itaas, and click ko siya, and mapapansin nyo, click ko siya, namumove ko na siya. And then yung second ay hindi. Okay? So, pero kapag yung ating auto-select sa ating itaas, sa ating option bar, kapag sinelect ko yan, hindi ko na kailangan pang i-click dito. Pusa na siya nakiklik both side or both picture or any picture. Okay? Di katulad yung kanina, kailangan ko munang i-click dito. Di ba? Dito, kapag sinyak ko si auto-select, nag-select na siya. Okay? Nag-auto-select na siya. Okay? For example, kanina ito. Ito yung nakaselect kanina. Gusto ko siyang i-move ito, di ba kanina? Hindi ko siya namumove kasi hindi siya naka-check yung auto-select. Pero ngayon naka-check na siya, ay namumove ko na siya. Ayan. Ayan. So, ganun po ang ating use ng ating auto-select at saka ng ating show transform controls. So, pwede mo na siya resize. Press enter. Pag na-resize na siya. Then, sa ating second picture, click lang natin siya. Dahil naka-auto-select, click lang natin siya. Then, kapag na-resize, press enter. Ayan. So, move mo na siya using the move tool. Okay? So, any question po sa ating first tool na move tool? Wala po. I think wala. Next tool. Okay? Proceed na tayo sa ating next tool. Our next tool is the rectangular marquee tool. Okay? The rectangular marquee tool draws a rectangular selection outline. Okay? So, ito siya guys sa ibaba ng ating move tool. Ayan. So, click lang natin siya. And then, makikita nyo yung mouse cursor natin na parang may cross. Okay? So, before that, i-landscape natin yung ating Canva. Okay? So, how to landscape, okay, sa ating menu bar, okay, so, select lang natin si image, okay, and then, select lang natin yung ating image rotation, and 180 degree, 90 clockwise, or 90 degree counterclockwise, okay, so select natin si 90 clockwise para mag-landscape yung ating picture, okay, or yung ating Canva. So, select lang natin siya. Ayan. So, na-landscape na natin yung ating Canva. So, select natin uli si Move Tool. Okay. Ayan. Makikita nyo guys, dito sa ating, dahil naka-transform control siya, makikita nyo sa side ng ating picture na nagbe-bend. Okay. Yung arrow. Ayan guys. So, it means pwede rin natin siyang i-rotate. Mano-mano. Okay. Yung ating picture na in-insert sa ating bond paper. Okay? So, rotate lang natin siya. Ayan. So, resize siya. Gusto nyo fit na fit sa ating Canva. Ayan. Ayan. So, kapag na-fit na siya or nakuha mo na yung gusto mong size ng ating picture, select natin si Enter or press Enter sa ating keyboard. Ayan. So, ito na yung ating picture na naka-landscape. Okay, so balik tayo sa ating marquee tool. Okay, rectangular marquee tool. Okay, so makikita nyo yung first natin.
kulay cross sila. Okay. So, ano nga bang useful ang use ng ating particle? Okay? So, nagda-drag siya. For example, ito. Ayan, guys, nakikita niyo. Drag lang tayo sa ating particle kung gusto mong gawin. Then release. Ayan. So, mapapansin niyo, guys, na parang may mga broken lines. So, yung napansin niyo po din sa side na lumalabas, that will be your indicator that your image was or selected na siya. So, ang gagawin mo, kung wala pong lumalabas na indicator dyan, you need to go to the move. Sir, pwedeng pa-check yung pinaka sa move. Ayun, select to the move, sir, yung pinaka arrow na tools. Yung arrow tools, move tools, sir. Okay. And then may show transport control. The show transport control, that will be the indicator of your image na nakaselect na siya. So kapag hindi nakaselect yan, sir, let's try to uncheck that, sir. Walang indicator na lalabas, ma'am lovely. So you need to do is, all you need to do is to check that one para lalabas yung indicator na pwede mong i-resize, pwede mong i-modify yung size ng mismo image mo. So, yun nga, back tayo sa ating market tool, okay? So, drag lang tayo, okay? Yun nga, drag lang tayo sa picture na ito. Example yan. Ayan. So, pagka-drag natin, may makikita tayo parang mga broken lines, okay? So, kapag may nabuna tayo, guys, ganyan. So, remember guys ha, kailangan kapag gumawa tayo ng ating market tool, check natin yung picture natin dito if naka-click siya or naka-select, okay? So, right-click sa ating mouse, okay? Right-click. Ayan. So, makikita natin yung fill. Ayan guys, makikita nyo sa baba. So, right-click lang tayo sa mouse and then select natin si fill. Ayan. So, sa ating content, ayan, use, okay, use natin si content aware. Okay, click natin to, guys. Ayan, click natin si content aware. Ayan, click natin siya. So, if naka-click na yung ating content aware, okay, select okay natin. Ayan. So, napansin nyo, guys, na wala yung tao. Okay, yung background dito. So, it means using the marquee tool, ay pwede tayong magtanggal ng ating mga photo bomber. Okay? For example, ito. Okay, uulitin ko guys. Drag lang natin sa ating picture na gusto natin tanggalin. Right click. Okay? And then select natin si fill. Ayan. And then, use yung content aware. If naka-ano na siya, content aware. Ayan. And then, select natin si OK. Ayan. So, balik tayo. And then, right-click, deselect. Ayan. So, nawala na yung isang picture or yung background picture sa ating photo. Okay? Okay. So, sa ating, if ayaw po niya, sa ating panel, layer panel, ating left side, or right side, click lang natin siya, okay, and then select natin yung rasterize layer. Though naka-rasterize na kasi ako, kaya di ko na maklik yung rasterize layer. Pero sa inyo, I think hindi pa yan, select lang natin si rasterize layer. Okay, pagka-click, yan, okay na siya. So, magiging editable na yung ating picture. I think pwede na natin ma-fill yung picture using the marquee tool. Okay? Mga background. So, using our marquee tool, okay, try natin tanggalin lahat. Sinunod lang siya para makita nyo. Drag, right-click, select natin si fill. Then, yung content aware, okay? Ayan. So, ito naman isa. Drag lang natin sila. Then, select natin si fill.
content aware. And next, fill, right click, select fill, content aware. Drag lang tayo, yan. Select, and then fill. Then, content aware. Select, okay. Select lang natin siya. Fill. Okay, right click, select fill, and then content aware. Ayan. So, nawala na yung mga tao sa ating background picture natin. Okay? So, using our marquee tool, kaya natin magtanggal ng mga para mga photo bummer, mga malilit na subject sa ating background. Okay? So, lahat yan magagawa natin using our marquee tool. Okay? Try nyo pong gawin ulit yung content aware natin na pag-fill hanggang sa mawala yung ating makuha ni marquee tool yung mismong background. Ulitin lang natin sa pinagpakasan ng ating yung sa ating content aware. O pwede nyo ulitin hanggang sa makuha nyo. So, next, sa ating marquee tool, okay, sa ating option bar, meron tayong option bar dyan. Okay? Ayan, kapag nag-drag ako ng isa, ayan, makikita nyo, and then gusto ko mag-add. For example, tapitin nito, gusto kong i-add. So, napapansin nyo, nawawala siya. Okay? And so, sa ating option bar, okay, select natin yung add to selection. So, meron tayong add dyan. So, first thing muna dito tayo sa ating marquee tool. Ayan, example yan. Add tayo ng ating another. Or select natin si add to selection. Okay, ayan, add to selection. Ayan, so, pwede na tayong mag-marquee tool ng mga maraming beses. Di katulad nung nakasingle lang siya kanina. Ayan, tapos gusto mag-add. Siya. So, kailangan muna tayo mag-select si add to selection para magawa tayo ng multiple marquee tool. Or pwede natin silang i-add. Ayan. Ayan. So, ganun siya. Okay? For example nga, nabitin ka. Gusto mong gumawa ng panibagong marquee tool or mag-add. Select lang natin si add to selection. Okay? Ganun lang siya. And then, if gusto nyo naman mag-subtract, yun nga, may add, siyempre may subtraction tayo. Ito yung subtraction selection. For example, ito, gusto mo siyang nasobrahan ka, di ba? And then, gusto mo siyang, para hindi ka na gumawa ng bago, i-edit mo na lang siya or bawasan. Drag lang tayo sa part na gusto nating bawasan. So, kapag, ayan, release lang natin yung ating mouse. Ayan. So, nabawas na yung ating ginawang marquee tool. Okay? So, same. For example, ito gusto ko silang i-delete. So, drag lang natin sila using the subtract selection of the marquee tool in the option bar. Okay? Ayan. So, nawawala na sila. Ayan. Ayan. So, ganun po yung use ng ating subtraction. Okay? So, next sa ating option bar ay yung intersect with the selection. So, ano naman yun? So, ito, from the world itself intersect, yung tinitira niya or inaano niya ay yung sa intersection ng mismong marquee tool natin. Ayan siya, guys. For example, yan sa gitna. Mapapansin nyo, guys, from the world itself intersect, okay, release lang natin siya. Ayan. So, nadidelete niya yung wait. Select lang natin si intersect. Ayan. Ayan. Intersect with selection. Ayan. So, select lang natin, i-drag lang natin sa gitna. Okay. Yung intersect niya. Then, release lang natin siya. Ayan. So, yung mismong intersect sa gitna nung
mismong market tool, yung nawawala. Okay? Then, example, ayan. Inano ko siya sa gitna. Ayan. So, yung parang both side ay yung nawawala. Yung sa gitna ay yung title. Okay? So, yun yung ating option bar ng ating rectangular market pool. Okay? Yung pag-a-undo po natin, meron tayo dyan. Sa ating edit, okay, sa ating menu bar, okay, makikita nyo yung edit sa taas. Ayan. Click lang natin siya, may makikita tayong dalawa dyan. Yung undo, deselect, at saka yung step backward. Okay? So, dahil gumawa tayo kanina ng mga market tool, okay? So, yung last na ginawa natin ay yung market tool lang. So, dahil undo lang, doon lang siya umiikot. Okay? Yun po yung ating undo at saka redo ng ating Photoshop. Pero if gusto nyong bumalik pa ng mas parang mas sa mga past or previous na pag-edit natin, step backward lang tayo. Okay? And select lang natin si step backward hanggang sa makuha nyo yung part kung saan nyo gustong baguhin or palitan. Pwede natin gamitin si Ctrl C. Makikita nyo guys, every command na nasa menu bar, may makikita nyo sa mga side. Okay? For example, and makikita nyo sa side ng ating ito yung mga shortcut nila. Okay? Kapag makikita kayong walang shortcut, it means wala silang shortcut. Pero kapag ayan, for example ito, undo natin, Ctrl Z. Okay? Yung step forward natin, Shift, Ctrl Z. Okay? Yung step backward natin, then ay Alt, Ctrl Z. Okay? So, yun po yung ating mga shortcut sa command. Okay? Makikita nyo sila, guys. Ayan. Same din sa mapile. Meron din silang shortcut. Yung ating paggawa ng panibagong Canva, Ctrl nyo lang natin. Or gawa tayo ng panibagong Ctrl O. And guys, makikita nyo sila lahat. May mga shortcut na sila dito. So, let's proceed sa ating next tool. Okay? Yung ating next tool ay yung elliptical market tool. Okay? Elliptical market tool draws elliptical selection outline. So, same lang siya ng ating market tool. Ito siya. Ito yung ating market tool. Diba? So, yung ating elliptical, okay? Long press lang natin si wrong press lang natin sa mouse yung rectangular market tool natin. And then may makikita yung mga sub option, okay? And then makikita nyo si elliptical market tool. Ayan. So, eto siya guys. Ayan. So, from the word itself, ellipse, okay? Or elliptical. So, eto naman ay bilog siya. Okay? Bilog naman yung ating elliptical. So, same procedure lang siya ng ating market tool. So, meron din siyang add. Hindi sila nagbago. Okay, after selection, makagawa tayo ng pag-a-add. Ayan. And then, meron din tayong sub. Okay? Subtraction. Ayan. Ito yung sub. Subtract. And then, yung intersect. Okay? Meron din siya. Ayan. So, yun. Same procedure lang siya ng ating market tool. Pinagkaiba lang ay yung size or yung shape niya. Yung shape niya. Yun lang naman yung naiba. Okay, pero yung command ay pareho lang. Okay? Next is next tool is the lasso tool. Okay, with the lasso tool, you can draw a free form selection outline around an object. Okay? So, select lang natin si lasso tool. Okay? So, before that, okay, try natin mag-insert ng panibago. Okay. Picture. So, open lang ako ng folder. Ayan. Then, select lang ako guys ng gusto kong i-edit ng picture. Okay, ito. Okay, select lang ako. Ayan. Drag ko lang siya. Then, resize ko lang. Fit ko siya dito sa ating picture. Ayan. So, press enter.
yan. So kapag meron na tayo. Ayan guys, sa sinasabi ko nga kanina, di ba? Isa kasi mapapansin nyo bakit wala yung fill. Okay? So, sa ating layer, ayan, makikita nyo guys, pinagkaiba nung sa isa at saka nung isa. Na parang may mga box siya dito na picture. So, it means hindi pa siya naka-convert as a rasterize. Okay? Convert muna natin siya. Right-click. Then, rasterize layer. Click lang natin siya at mawawala siya. At pwede na natin siyang i-edit. Okay? So, next tool nga is the lasso tool. With the lasso tool, you can draw a freeform selection outline around an object. Okay? Kanina, automatic lang siyang box and circle. Dito naman, sa ating lasso tool, you can draw a freeform. Okay? Ayan. For example, ito gusto ko siyang i-trace. Ayan. So, kapag na-release na siya, pag nakuha mo na yung gusto mong freeform, ayan, for example, ito. Diba? Dinraw ko na trace, dinraise ko yung flower. Okay? So, using this, okay, pwede rin natin silang i-cut. For example, select natin si sa ating file, okay? Ay sa ating edit, select natin si cut. Okay? Or yung control X. Cut natin. Yan. So, mapapansin nyo guys, nakakat natin yung picture dito. Diba? And then, edit. Select natin si paste. Ayan. So, nakat natin yung isang or yung isang flower sa ating picture. Okay? Select natin si move tool. Ayan. So, ito na siya guys, yung kinat natin dito. Using the lasso tool. Okay? So, makikita nyo dito guys, may panibagong layer naman siya. Okay? So, sir, bakit po kanina sa marquee tool hindi mo ginawa yan? Or sa ating rectangular? Okay? Yun nga, dahil rectangular siya, okay, pwede naman guys. Actually, pwede naman siya. Dahil nga, same lang sila. Ayan. Then, edit, copy, okay, or cut, ayan, so, and then paste, ayan. Ito na, using the marquee tool naman. Pero, yung pinapoint ko dito, guys, kung if gusto nyo naman na gusto mo yung flower lang talaga, okay, yung tetrace natin, di ba mas magandang gamitin na natin yung ating lasso tool. Kasi, matetrace natin yung gusto nating shape sa ating kinat picture or sa photo. Di katulad ng ating elliptical or yung ating rectangular, automatic parang box na siya. Parang dinupit mo lang siya, box lang siya. Okay? Hanggang box lang siya. Pero dahil freeform yung ating lasso tool, ay pwede natin siyang i-trace. Okay? I-trace lang yung gusto natin i-cut. Okay? So, ganun po ang use ng ating lasso tool. Okay? So, rendo natin ulit, guys. Ganun natin kanina. So, step back. Okay? Ayan. Step back lang tayo. Mga ginagawa-gawa natin kanina. Hanggang sa balik. Ayan. Step back lang tayo. Ayan. So, eto nga guys yung ginawa natin kanina na may auto select po ba sila? Mamaya po si Ace vs Robin. Mamaya po may explain ko namin isa-isa or may explain po isa-isa yung mga tools, okay? Mamaya po masasagot po yan. Okay? So for now, isa-isa po natin yung ating mga tools para po hindi tayo nag-jump sa mga tools natin. Okay? So, yan. So, right-click lang natin. Deselect po lang siya ulit para mawala yung ating ginawang marquee tool. Okay? Yan. So, nawala siya. So, yun yung ating lasso tool. Okay? So, pwede kayong mag-draw. Ayan. Gusto nyo i-cut. Control-Z.
example, itas tayo ng isa dito. Example, ito. Ito gusto kong tanggalin. Ayan. Ganun siya. And then, if gusto nyong i-cut siya, okay, sa ating using our control command, control X, okay, and then control V. Ayan, na-copy paste na siya. At makikita nyo guys, may panibagong layer din siya dito. And then, pwede mo siyang i-resize. Pwede mo siyang i-resize. Ayan siya. Okay? So, ganun po yung ating lasso tool. Okay? So, balik lang tayo. Step back. Control Shift. Step back lang tayo. Alt Control Z. Ayan. Keyboard. Ayan. And then, select natin ulit si lasso tool. Select. Ayan. So, yun po yung ating lasso tool. Okay? Next thing is the polygonal lasso tool. Okay? Click around an object with the polygonal lasso tool. Okay? To surround with the polygon straight edge selection outline. Okay? Before that, okay, yung sa lasso tool natin pala. Okay, guys. Sorry. So, meron din siyang option, okay, option bar or sa ating option bar, same ng ating market tool, okay? Ayan, for example, gusto kong gumawa, for example, ito, tinrace ko siya, then lagpas or kulang-kulang ako. Ayan, for example, yan. Ayan, napapansin nyo, kulang na kulang. Gusto ko sakto dito. So, select natin si add to selection, okay? So, add lang tayo dito para makuha niya yung edge niya, okay? Yan. So, na-move na siya. So, it means na paano ko siya. Okay? And then, if gusto kong i-subtract or i-minus na sakto, for example, yan, lagpas-lagpas siya, select natin si subtract from selection. Yan. So, trace ulit tayo para ma-minus yan. Yung ginawa natin. Yan. So, kailangan lagpas tayo dun sa yan. So, nama-minus siya, guys. For example, yan. Kailangan i-trace lang natin yung mismong gustong tanggalin lang natin na outline. Yan. Or, market tool. Okay? Example, yan. So, add lang tayo. Sinelect po ulit si add. Okay? Para may add po ulit dito. Yung mismong feature or yung market tool natin. Yan. So, select ulit ka natin si minus or si subtract para mag mga yan. So, ganun din. Same procedure lang, guys. Mano-mano lang talaga. Kapag ginawa ko siya dito, medyo matatagalan tayo, guys. Yan. So, papakita ko na lang sa inyo, guys. If port natin naman dito, yung function. Okay? Kasi ikaw kayo pa rin ang gagawa ng sarili nyong discarte or graphic design how to use the tool. Okay? Yan. So, ganun. Minus lang. So, next, yung intersection din. Intersect, same lang. Hindi naman siya masyadong gamit. Hindi naman kasi. Ayan. Diba? Kapag in-intersect ko siya, kung siya nang nawawala, yung ginawa natin. So, control C lang natin siya. Okay? Same lang. Gawa tayo ng intersect. Ayan. Sa gitna lang siya. Okay? So, ganun lang. Same procedure lang sin ng ating unang tool na market tool. Okay? So, deselect ko lang siya para mawala yung ating market tool. Ayan. So, next nga ay yung ating polygonal. So, from the sa polygonal. Okay? So, eto guys. For example, ito. Mano-mano ko siyang kukunin para madali rin siyang gamitin. Point-to-point based to. Okay? Click lang tayo. For example, ito. Ipusam siya dito. Click. Ayan. So, makikita kayo ito, guys. So, ito na yung parang sign na nag-start ka na ng ating lasso tool. So, it means, trace lang tayo. Okay, click. Trace lang siya. Then, click. Click. Kailangan nakiklik tayo dito, guys. Ayan. Bawat edges. So, mano-mano siya.
Yan. Kailangan nakiklik tayo, guys, ha? Click lang tayo sa ating mouse. Yan. Kailangan kiniklik natin. Side stick. Ayan, kiniklik ko siya. Ayan. So, mapapansin nyo guys, ayan. Kapag, pinoint ko na sa point, like starting point natin, makikita nyo yung ating first, mouse first. Ayan. And guys, makikita nyo parang may bilog sa ating logo ng ating polygon yung tool. So it means, na-meet na niya yung starting point. Okay? Yung nag-meet yung end, tsaka yung starting point. So, pag yan, na-meet na or may symbol na ganyan, click lang natin sila. Or click lang natin. Ayan. So, nabuo na yung ating ginawang market tool. Okay? Ayan, for example, yan muna, guys. Flower natin. And then, select lang natin yung control. Try natin naman yung control C. Okay, yung copy. Okay. Copy. And then, paste. Ayan. So, parang walang nag-iba, no? Pero, may nabuong layer dyan. So, ito siya guys. Select natin si Move Tool. Ito magkikita natin dito sa ating layer na may layer 1. So, it means magawa na tayo ng copy ng ating flower na tinrace using the polygon yung tool. Ito siya guys. Pwede mo siyang i-resize. Yan. And pwede mo siyang i-add dito. Pag-click ng mga flower. Press enter. Ayan. So, ganun siya guys. Ganun yung ating use ng ating polygonal tool. Okay? So, nagde-trace siya point to point. Okay? Click or per click. Nagde-trace siya, click. Okay? So, same din ng ating polygonal, meron din tayong add, subtract, at saka yung intersect. Okay? Same din ng ating mga naunang mga tools. Okay? Yung magnetic lasso tool natin, okay? Yung magnetic lasso tool naman natin, snap selection outline to edge of the object as you move, okay? Your mouse control around it, okay? Kanina, nag-ask si Sir, okay? Si Sir Dario, paano natin parakin yung ano natin? So, I use the zoom, okay? I-discuss ko na rin sa inyo guys para mas madali, okay? Para ma-catch up kayo rin kung bakit ako nagsusoom or hindi. So, ito sa pinakababa ng ating market tool, okay? At ang ating mga tool, padali lang naman siya guys. Yung zoom, ito siya guys. Kita nyo guys, parang magnifying glass. Click lang natin siya. Ayan. So, click lang. Ayan. So, na-zoom na natin yung ating mismong image. Ito naman yung pag-zoom out. Click lang natin sa ating option bar. Zoom out. Ayan. So, lang natin zoom in, mag-zoom na siya, and then pag-click natin zoom out, mag-zoom out na siya. Or pwede natin right-click, ayun, zoom in, right-click, zoom in, right-click, zoom out. So, yun. Ganun lang siya. And then, sa ating keyboard, meron din siyang time shortcut dyan. Control, minus sign, para mag-zoom out. Control, plus sign, para mag-zoom in. Yan. Ganun lang siya, guys. Yun yung ating zoom tool. Okay? Yan, para makarelate tayo guys, para makasabay din kayo kung ano ginagawa, para hindi kayo magtaka bagay tumalang. Okay? So, next tool, okay? Hold lang natin yung ating lasso tool, okay? Hold, katulad yung ginawa natin kanina sa market tool, yung magnetic lasso. Makikita natin si magnetic lasso tool. Ito siya guys. So, same lang siya ng ating polygonal kanina. Pero dito, hindi ka na mag-click. Pusa na siya. Okay, magte-trace. Okay? Let me show you. Click lang natin. Ayan. So, trace lang tayo guys sa ating flower. So, parang matanda eh. Mano-mano. Ayan.
Kailangan talaga dito, guys, tiyaga. Pwede natin siyang i-click. So, siya na mismo yung nagte-trace ng ating flower. Di katulad kanina, mano-mano pa tayong gumagawa. Diba? Ito, tine-trace na niya. So, bear with me, guys. Medyo mabagal talaga to. Ayan. So kapag katulad nung kanina ng ating polygon yan, makikita nyo guys na parang may bidok sa ilalim ng logo natin. So it means yun na yung point, okay, yung starting point na ginawa natin kanina. Then click lang natin siya. Ayan. So ayan na siya guys. So zoom out lang tayo. Ayan. Then ulit natin si lasso tool. Ito na siya guys. So parang mas perfect siya dito, di ba? So, mas madali siyang gamitin kesa sa dalawang ginawa natin kanina. Okay? Or yung ating tatlong ginawang marking tool. Pero sa tatlo ng ating lasso tool dito, ito yung talaga yung pinakamadali ay yung magnetic lasso tool. Okay? So, edit. Okay? Then, copy lang natin. Then, edit. Paste. And so guys, nagka-new layer tayo. Ito na yung ating perfect shape na pag-trace ng ating flower. Pwede ka na mag-add sa mga gusto mo i-add yung mga flower. Ayan. Enter. Okay. So, ito. Kanina yung sinabi ko sa inyo, if gusto nyong mag-duplicate, hindi mo na kailangan pang i-trace ulit ito. Okay. So, select lang natin yung ginawa nating layer kanina. Yung layer 1. Okay. So, i-rename natin guys para hindi tayo malito. Alam natin yung ginagawa natin. So, pag-rename ng ating layer, okay, double click. Okay, ayan. Double click lang natin siya, guys. Ayan. So, makikita nyo, guys, nag-click para nag-editable siya. So, kapag naging blue yung ating layer na ganyan, pwede na siyang gawin. Okay? So, flower. 1. Press enter. So, eto na yung ating flower 1. So, duplicate tayo ng mga maraming flower. Copy tayo, okay? Select sa ating layer and then duplicate layer. Then, rename natin. Copy 2 or flower 2. Enter. Ayan. So, ito siya. Ayan. Then, gusto mo pang gumawa. Okay? So, using the layer ulit. Okay? So, right click. Duplicate layer. Then, rename mo siyang flower 3. Para hindi ka malito. Ayan. Ito na yung ating flower 3. So, resize mo lang siya. Press enter. Ayan. So, natagdagan na natin yung ating mga flowers sa ating image. Okay? So, dahil sa pag-trace using the magnetic tool or the polygonal lasso tool or lasso tool kung saan kayo mas gusto mamadalian, yun nga, makakuha tayo or makakapit tayo ng mga image, same image sa isang image. Okay? So, any question, guys, regarding sa ating magnetic tools or sa ating mga marking tool? Okay? So, next is the quick selection tools. Okay? Ito siya, guys. Oops. Wala na click yung ating ito siya, guys, yung ating quick selection tool. Okay? Kung kanina, mas namamadalian kayo sa ating magnetic tool. Okay? I think ito naman yung quick selection tools natin. Okay? From the world itself, quick. Okay? The quick selection tool lets you easily select an object by simply by painting over it with a brush. Okay? So, example, ito. Gusto ko siyang kanina, ito trace. Drag lang tayo, guys.
Boom! Ayan na siya. Na-trace na natin. Agad-agad. Okay, using quick selection tools. Okay, di katulad mga kanina, mano-mano, parang matanda, di ba? Kanina, mano-mano natin ginagawa. Okay? Ito, quick lang siya. Okay, from the world itself, quick. Okay, so naka-create na tayo ng ating mga market tool. Okay, so same procedure lang. Edit, copy, paste. Ayan, meron na tayong layer 1 dito. Ito na siya. Diba? Mabilis lang guys. Ganun siya. Okay? So, rename lang natin siya. Press enter. Rename. Play flower 4. Ayan. Meron na tayong flower 4. Ganun lang siya kabilis guys. Ganun lang ang pag-select or using our quick selection tools. Okay? Pero, depende pa rin yan guys sa paggamit ng ating mga tools. Kasi, may mga ibang picture na hindi kaagad natitrace ng ating selection tools. San kasi mano-mano pa. For example, ito. Ayan, ganyan lang yun. Minsan kasi, natitrace niya lang ay yung mga ganyang picture. Okay? Minsan kasi, for example, magtaka kayo, magpas. Ayan. Kamali kayo, naging ganyan. Diba? So, depende pa rin yan sa ating ine-edit na picture. Okay? So, ito lang ginagamit ko para mas ma-emphasize ko or para maipaliwanag ko mas madali yung ating mga tools. Okay? And I think naman, nakakasabay naman lahat. Okay? Okay, for example, ito. Sir, nasa... zoom in lang ako, guys. Sir, nasobrahan po. Nasobra. May mga minus po ba tayo dyan? Or ano? Yes, katulad lang siya ng ating... kanina, sa ating option bar, meron tayong add at saka subtract. Okay? Kapag kulang, pwede natin silang i-add. Ayan. And then, kapag naman gusto sumobra, pwede na natin silang bawasan. Okay? Ayan. Ayan. So, ganun lang sila guys. Meron din tayong add at saka subtract selection tools. Okay? So, ganun lang kadali. Ganun lang kadali ang ating quick selection tools. Okay? Next tool is our magic wand tool. Okay? Magic wand tool, okay, select areas of similar color with a single click. Okay? So, single color lang guys. Okay? From the world itself, single color. Magkakatulad. Okay? Sa ating quick selection tool, hold lang natin yung ating mouse ulit. And then, maglilitaw na si Magic Wand Tool. Ayan. So, select lang natin, for example, ito. Ayan. So, di ba napapansin nyo, guys? Na-select niya lang ay yung parang magkakakulay. Ayan. So, ganun siya. Ganun yung ating Quick Selection Tools. Di katulad ng, ng ating Magic Wand Tool. Di katulad ng ating Quick Selection Tools na kapag single click lang ay... Ayan. Pag single click lang siyang ganyan, makukuha na niya yung ating buong flower. Pero, si ating Magic Wand Tool, kapag in-click niyan, ayan, yung parang tinetrace na yung single color lang. Okay, ng ating picture. Okay? So, para mas malinaw, okay? Insert ulit ako ng another picture. Okay? Ito. Yung black and white na. Ayan. Daw. Here lang. Then, zoom fit to screen ko lang siya, guys. Ayan. Select ko lang si move tool. Yung move ko lang. And then, ipipit ko. Enter. And then, yung mga, ayan. Pick lang, i-hide ko lang sila, guys. Okay? Or, delete ko na sila. Ating layer. Delete layer. Yes. Or, pwedeng sa ating keyboard, press lang natin si delete. Ayan. Para ma-delete na yung ating ginawang layer kanina. So, right-click. Rasterize natin muna yung ating layer, okay, para maging siyang editable. Then, yung ating magic wand, okay. For example, ito, yung bird, black bird, okay. Using, okay, for example, gamitin natin si quick selection tools, okay. Ayan, kailangan muna siyang i-trace ng ganito, di ba? Ayan, parang ginadrag ko pa.
ganyan. So kapag na-drag na siyang ganyan, okay? So nakuha na niya yung background. Okay? So delete up sa ating keyboard. Press natin si delete. Ayan. So guys, napansin niyo na wala yung background ng ating ibon na color white. Okay? Move tool. Ito na lang siya, guys. Diba? Pero okay, re-undo lang tayo. Ayan. Kanina, dahil sa ating quick selection tool, dinadrag lang natin siya. Si Magic Wand tool naman, kanina sinabi niya on a single click on the same color. So, single click. Ayan. So, na-select na niya yung mismong white background ng ating keyboard. So, select sa ating keyboard, press delete. Ayan. So, as a single click. Okay? Single click lang siya. Nawala na yung ating background, white background ng ating keyboard using the Magic Wand tool. So, it means isang color lang yung natitrace niya, guys. Pag same color na white, lahat yun natitrace niya. Okay? So, for example, ito. Okay, full size ko lang, guys. Press enter. And then, select natin si yung black naman. Single color lang. Ayan. Then, press delete. Ayan. Then, deselect. Right click, deselect. Ayan siya, guys. Nawala na yung ating mismong black photo or black bird. Okay? Na image. Using only a single click ng ating Magic Wand tool. Okay? Okay? So, sorry for the interruption, guys. Yun. Using the Magic Wand tool. Single click lang siya. Okay? So, any question regarding sa ating pick selection tool at saka ang ating Magic Wand. Paano mag-add ng pick? Sure, sa ating layer. Pwede natin gamitin yung drag and drop. Okay? For example, ito yung folder ko sa naka-open na. Okay? So, delete ko lang yung bird natin, ha, guys. Delete ko lang sa ating layer. Delete ko lang. Yes. Then, ito yung picture. And then, select ko lang siya. Ito drag ko lang papunta sa ating window. Okay? Sa ating Photoshop window. Okay? Ito. Galing dito and then dito. Ayan. And then, press enter lang. Okay. Try po natin gamitin si file and then yung place. Then, yung photo or bird, and then paste natin. Then, select enter. I-delete ko lang yung una nating layer kanina para maano kayo, dalawa kasi sila. Ayan po. Ganun po. Pwede natin try gamitin si file. Place, select natin. Okay, for example, ito, si LeBron. Paste natin. Ayan. Press enter lang. Ito na po yung na-add nating photo. Using file and place. Sir Ernest. Snaps. Ano po? Shortcut. Control. And then minus sign. Ay yung zoom out natin. Control. Plus sign. Para sa zoom in natin. Okay? Ganun po. So, delete ko lang yung mga layer. Yan. So, let's continue na sa ating next tool. Okay. Next tool is the crop tool. Okay. Use the crop tool in Photoshop to crop an image and remove unwanted areas. So, lahat naman, I think, familiar sa word na crop tool. Okay? Or pagka-crop ng mga picture. Okay? For example, yan guys. Gusto mong mag-crop ng mga picture. Ayan. Ito lang yung gusto mong kunin. For example. Yan. So, press enter lang. At na-crop na yung ating mismong picture. Okay? So, ganun lang guys. Pagka-crop ng mga picture.
Okay, ulitin ko guys. Ito yung prep tool natin. Okay, ayan. So, may lilitaw na siya. Parang broken line dyan. Ayan. Then, drag lang sa anong if gusto nyo i-crop yung picture. Ayan. Ating picture. Ganun lang siya guys. I think, mabilis lang na discussion yung crop tool natin kasi lahat naman familiar, di ba? Guys, sa ating crop tool. Okay? So, step back. Next tool is the eyedropper tool, okay? So, eyedropper tool, okay? Parang ito yung nagkakopy ng color ng image natin na gusto nating gayahin sa mismong image. Okay? Sa ating foreground color, ito, foreground color ang tawag dito guys, pinakilalim. Okay? So, mapapansin nyo, for example, ito, gusto kong gayahin yung color niya. Tapos, hindi ko mahanap. So, same na same color siya. Click lang natin. Ayan. So, makikita nyo guys, nag-iba. So, it means kinapi niya yung color nito na naset sa ating foreground, background. Okay? For example, yellow. Click lang natin dito sa part. Ayan. So, nakakopy niya yung mismong color ng picture na gusto natin gayahin na nasa picture. Okay? Color na nasa picture. Ayan. For example, ito yung red na to. Ano kaya ang color nito? So, click lang natin siya. Kikita nyo guys, nag-iba na siya dito. Okay? So, example, color green. Gusto ko, ganito yung kulay ng nasa ano po. Ayan. So, ganun lang siya guys, yung ating eyedropper tool. Okay? Photo eyedropper tool na sample color in an image. Okay? In an image. Ganun siya. Mamaya guys, mas lalo nyo maintindihan yung ating eyedropper pag ginamit natin doon sa isa nating tool. Okay? So, next. Yung spot healing brush tool. Okay? Spot healing brush tool quickly removes blemishes and other minor problem areas in an image. Okay? So, insert ulit ako ng another picture. Okay? Delete ko lang yung mga natin layer para hindi tayo madaming ano. Delete ko lang sila. Ayan. So, insert ulit ako. For example, ito. Yan. So, press enter. Ayan. For example, ito na yung ating spot healing brush tool. Okay, guys. Ayan. So, rasterize ko muna siya. Mapapansin nyo, guys, parang last na yung maintindihan bakit kailangan pa natin i-convert as a rasterize. Guys, kapag kinlik ko si spot healing brush tool, nakikita nyo, click ko lang, ayan, may lumilitaw na error sa ating image. This smart object must be rasterized before proceeding edit contents with will no longer available. Rasterize the smart object. Okay? So, kailangan talaga muna natin siyang convert as a rasterized layer. Yan. So, kapag na-convert na siya, makikita nyo guys, parang bilog. Yan. Kikita naman sa ating image. Kailangan po muna natin tayong mag-rasterize lagi. Okay? Importante po yan kasi para po magamit natin yung ating mga tools. Ganun po talaga yung para protocol ng ating Photoshop. Okay? So, let's continue. Spot healing brush tool, okay? For the website, kaya niya magtanggal ng mga blemishes sa ating image. Okay? So, yan. Pag naging black na yan, yan. So, click lang tayo sa mga part ng ating tigyawat. Ayan. Kung napapansin nyo guys, nawala yung tigyawat na ating photo. Okay? Ito yung size ng bilog natin guys. Right click. Kung gusto nyo mas malaki siya. Ayan. Okay? So, ito po yung sizes ng ating bilog na ginagamit. So, depende sa inyo guys kung gaano kalaki yung tigyawat na tatanggalin nyo sa picture. Okay? So, depende yan para mas madali siyang matanggal. Okay? So, for example, yan. So, balik ko lang yung mga tigyawat. Yan. So, ito yung hardness niya. Ito yung parang soft, kung gaano ka-soft ba yung
tinatanggal natin. Okay, for example, naka-zero yan. Ayan. So, matagal siyang matanggal, di ba? Parang mas ma-up siya. Pero pag naka-hard na yan, mas iisang picture na lang yung naano natin. Okay, so for ako, for example, set ako ng 70. Ayan. So, parang nagiging smooth siya. Okay? Ganun yun. Ayan. Ayan. So, natanggal na natin yung mga tigyawat natin sa ating mga mukha. Okay? So, ganun ang pagtanggal ng ginagamit. So, yun. Pwede natin magtanggal ng ating mga tigyawat, okay, sa ating mukha. Okay, using the spot healing brush tool. So, next is the healing brush tool. The healing brush tool lets you repair large problem. Ay, dito, malaki na daw eh. Image by painting over them. Okay, so, ito, for example, okay, balik ko ulit. Ayan. Ito naman, ating healing brush tool, okay, long press lang natin, healing brush tool. Ayan. So, ito, parang nagpipick siya. For example, gusto ko yung kamukha lang sa dito, hindi siya nag-aano. Parang pantakip lang, okay, sa same na skin tone, okay, ng ating mukha. Okay, so, ayan guys, sa ating keyboard, press lang natin si Alt, okay? Ayan, mapapansin nyo guys, nag-iba yung bilog natin. Okay, so, hanap lang tayo ng kamukha ng, or same color tone ng ating mukha na pantatakip dito sa mga tigyawat natin. Okay, for example, ito. Pick ko lang to. Ayan. And then, guys, try kong gawin dito sa white background natin. Ayan, guys. May nakikita kayong parang may color brown na bilog. Diba? Parang nagpo-color yung bilog natin. So, it means, makakuha na tayo ng skin tone. Okay? Na pantakip sa ating mga tigyawat. Okay? So, kapag meron na sa akin ganun, size lang natin siya. Ayan. So, click lang natin. Ayan. So, parang natatakpan na yung ating tigyawat. Ayan. Diba? So, using the healing brush tool na kinukuha tayo ng sample, skin tone, na pantatakip sa mga tigyawat natin. Okay? So, ganun lang siya, guys. So, depende pa rin sa inyo kung ano yung mas applicable gamitin sa ine-edit ng picture, if yung spot healing brush tool or yung healing brush tool. Okay? So, any question sa ating mga spot healing brush tool? Okay po, all things. Nakakasabay naman, guys. I think. Okay? So, next. Ay ang ating brush tool. Okay? So, hide ko lang to, guys. Or delete ko na. Okay. Well, natanggal ko na yung tigyawat niya. Okay? Ayan. So, sa ating layer, pinakaibaba, okay, gawa tayo ng ating new layer na white. So, sa pinakababa ng ating layer panel, kikita nyo yung create a new layer. Ito siya, guys. Click lang natin siya. Ayan. So, meron na tayong new layer. Okay? Example ito. Rename ko lang siya. Gawin natin paper. Why? Kasi gagamitin na natin si brush tool. Ayan. So, si brush tool, yung double itself brush, pwede na tayong mag-paint or gumawa ng mga mag-draw ng kung ano-ano sa ating canva or sa ating picture. Okay? Ayan. Ito na yung ating brush tool. So, parang bilog din. Okay? So, re-undo. Ayan. So, right-click. Ito yung size ng ating bilog. Same din sa ating spot healing brush tool. Ayan. Ayan. Tapos, ito yung hardness niya. Okay, guys. Explain mo rin. Direct lang tayo. Ito yung zero hardness. Okay? So, gawin natin 20.
papansin nyo, if, ano, kapag it may hardness, ayan, 20, 40. Depende, ayan, parang spray brush naman ginagamit dito, di ba? Pagka-hardness na, 50, ayan, 20, ayan, 8, 90, and 100. Ayan. So, parang ganyan siya, guys. So, let's continue, guys. Brush tool. Ayan. So, ipakita ko sa inyo, guys, ano yung mga hardness niya. Okay? Yung hardness. Ito sila, guys. So, bakit may hardness siya? Okay? So, ganun po. Ganun po ang function ng ating hardness. So ito, sa ibaba ng ating hardness, makikita nyo yung iba't ibang uri ng mga brush. Okay? Example yan. Ito guys. Yan. Iba't ibang uri ng mga brush yan. 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 So depende guys kung ano yung paano sila gagamitin. Okay? Madaming mga function yan. Ayan, may mga lapis, brush, no? Okay? Pwedeng mga dahon dito. Ayan. Ayan. Dahon. Yan. So, ganun po yung ating mga function ng ating brush tool. Pwede natin siyang palitan ng color using the foreground color. Okay? So, select natin si black. Ayan. Example, ito. Yung ilog, isa nung gusto nyo color, ito yung ano natin, guys. For example, black. Ayan. Press okay lang natin. And then, if gusto nyo gawin dito sa red, may mga parang arrow na dito, dalawa. So, drag lang natin sila sa gusto nating color. Ayan. Okay? Red. Ayan. White. Black. Okay? And then, pag nakuha nyo na yung gusto nyo color, okay lang tayo. Ayan. Set na natin yung gusto nating color sa ating brush tool. Okay? Ayan. So, syempre sa ating brush tool, meron tayong pencil tool. Okay. Same din siya, guys. May mga option din siya, ayan. Kaso, wala siyang hardness. Yun lang pinagkaiba ng ating pencil tool sa brush tool natin. Okay? Ayan, madami siyang option. Same ng ating brush tool. Okay? So, next is the color replacement tool. Okay? So, ito. Use the color replacement tool in Photoshop to easily replace the color object with a different color. Okay? So, delete ko lang itong ginawa kong layer. Delete layer. Then, yes. And so, insert ulit ako ng picture. Yan. Drag ko lang siya. Press enter. And so, sa ating layer, rasterize natin. Ayan. Then, select natin si color replacement tool. Ayan. So, yung size niya, yan lang. Okay. So, select lang tayo ng color na gusto natin. Example, red. Ayan. So, guys, mapapansin nyo sa ating color replacement, use the color replacement to easily replace the color of the object with a different color. For example, ito, gusto kong baguhin yung color niya. So, paint lang tayo. Ayan. So, drag lang.
Yan. So, na-change na natin yung color ng ating flower using the color replacement tool. Okay? So, dito, select ulit tayo ng color. Sample po naman. So, select tayo ng flower. Zoom tayo. Sample ito. Zoom natin sa color replacement. Yan. So, sila ulit tayo ng color. Yellow naman. Try natin. Okay. Green. Yan. Ayan siya guys. So ganun ang pag-change color ng mga ano natin. Ito kasi madalas ginagamit sa mga black and white, okay? Mga photo restoration, itong lahat halos ginagamit lang using the color replacement tool, okay? So sa ating option bar makikita nyo guys, mas magandang gamitin natin si sampling once. Okay, sampling once. Why? Kasi ito for example, yung red. Para mas ano kasi yung red. Eh. Yan. Kanina, lumagpas ako dito. Pero kapag ito yung nakaselect natin, hindi na tayo mahihirapan na kahit lumagpas tayo, ay hindi niya ma-detrace yung or ma-ano yung ginawa natin, okay? Lag-lag Photoshop. Ayan. So, yan siya guys. So, ganun po yung ating color replacement tool. Okay? So, kaya tayo mag-change ng mga color na gusto nating i-change ng ating subject. Okay? Sa ating tool. Next is the clone stamp tool. Okay? The clone stamp tool is the most basic Photoshop adjustment tool. Sample pixel from area of the image. The patch paints the remove over pixel in area. Okay? So, okay. So, delete ko lang to guys. And then, try kong insert si Captain America. Yan. Tinrag ko lang siya. Enter. Yan. So, tuning ko siya dito. Press enter. Yan. So, using clone stamp tool. Ito siya. The clone stamp tool is the most basic of Photoshop retouching tools. Okay. Sample area of image. Point pixels in another area. Okay, so rasterize natin. Yan. So, select po si, for example, yan. Ito siya guys. Gusto kong gawin dalawa. Kaklap sa isang picture lang to ha. Sa isang picture. Okay. Kakopy ko siya. Alt. Yan. And then, select ako saan ko gusto mag-start. Or click ko lang yung photo area. Okay. Example dito. Yan. Ngayon guys, nakita nyo yung paan ni Captain America. So, tansyahin nyo lang. Okay. Click nyo saan nyo gusto mag-start. Okay. Sample yan. Yan. So, pagka-click, mapapansin nyo guys, ito siya. Ito yung natitrace natin. Okay. Okay. So, pagka-click, click lang natin para tayong nagbabrush. Sa kabila, makikita nyo yung plus sign sa ating original na kinapin na tool. Ayan. Ayan. So, nakakopy na natin yung picture. Ayan.
meron na tayong dalawang Captain America. So, if gusto nyo magdagdag, ayan, start ulit tayo. Click. Ayan. So, retrace ulit yan. Ayan. So, meron na tayong tatlong Captain America sa ating isang picture. Isang layer lang yan, guys. Ha? Isang layer. This new layer. Isang layer lang. Ayan. Meron na tayong tatlong Captain America na nakopi using clone stamp tool. Ayan. Okay. So, ganun siya, guys. Nag-clone siya ng copy ng isang picture, okay, sa ating isang what if isa ibang layer po siya gustong stamp, pwede po ba? Bakit nyo pa gagawin yun if ever na gusto nyo? Di ba hindi nyo na lang i-drag? If ever na, for example, ito, gusto mong i-clone sa isang picture, ako siguro, ma'am, gagawin ko, i-drag ko na lang siya papunta doon sa layer or ika-copy ko lang siya sa isang layer. Nasa sa inyo naman po if gusto nyong i-clone copy. Pero pwede naman po. Yes po. Okay. Try natin siya ulit. Okay. So, rendo lang tayo. Yan. So, click lang natin si clone stamp tool. And then, sa ating keyboard, select natin, hold natin si Alt. And select natin sa part. Gusto natin i-start. Ayan. Then, makikita nyo yung paan ni Captain America, Sir Ernest. Then, click lang natin. And then, ayan, makikita nyo yan. Dito pa siya din na-drag. Para i-visualize mo na. Okay. So, okay na siya. So, pwede na natin siyang i-paint. Sa ating hold, kailangan naka-hold yung right click, right, ng mouse natin. Ay, or left. Okay. First ng mouse natin, kailangan naka-hold siya para lang tayong nag- pipaint. Ayan. Then, if gusto nung gumawa pa tayo ng ulit, click. Then, paint lang tayo. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ganyan po. Then, select natin si move tool. Ayan. So, isang picture na lang siya. Okay. So, para po mas lang natin maintindihan si clone stamp tool, okay, gagawa ko nito ng sample. Delete ko lang si Captain America. Insert ako ng another picture. Okay, ito. Ayan. Press enter lang. And resize ko siya. Ayan. For example, ako to. For example, okay. Nakuha ko ng magandang shot. Kaso ayoko yung angulo. Gusto ko mas usok ako dito. Okay. So, using the okay lasso tool, okay, ito trace ko to, guys. Gamitin natin si clone stamp tool. Ayan. So, alt ko lang. Ayan. Then dito. So, ko dito ako. Okay. Ayan. Guys, so nakopy ko na siya. And then gamitin ko si lasso tool. Okay, ayan. So naging dalawa na yung tao. Kaso gusto ko ako lang mag-isa, syempre. And so ito trace ko to. Tatanggalin ko siya. Ayan. So select ko lang fill content aware. Ayan. Then deselect ko lang. Yan. Na-move ko na yung mismong photo doon sa right side ko. Okay? Using clone stamp tool and the lasso tool. Okay? So, ganon. Ganon yung photo modification or photo editing. Okay? Na-move ko siya. Okay? Using two tools. Okay? The clone stamp tool at saka yung lasso tool. Okay? So, yan. Sa inyong picture lang siya. Kanina, okay? Kanina nandito siya. Ngayon, minup ko siya dito. Okay?
So, yun ang gap ng ating long stamp. Okay? Next is our research. Okay? Yan. Tool, sir, tool. Ito yung eraser, pinaka-eraser ng ating Photoshop. Ito yung size ng ating right-click. Meron siya. So, magpang tayo sa ating photo at may erase na siya. And, na-erase na yung ating photo using the eraser tool. Okay, so balik ko siya. Marami siyang style. Gusto mo gabi siyang style ng pen or dahon. So, ito naman guys, sana i-erase niya. Parang pattern eraser lang siya. Ayan. Same lang siya ng ano. Gusto mong pahirapan yung sarili mo guys. Ganun ka. May pag-erase na may style. Gawin nyo to. Pwede rin. So, yun guys. Ganun po yung option din ng ating mga ng ating eraser tool. Okay? So, erase ko na siya. And, na-erase na ang ating image layer. Okay? Next is the gradient tool. Okay? Gradient tool. Okay, gawa lang ako ng new layer. And, katulad ng kanina. Ito yung gradient background. Okay? So, gradient tool put Photoshop gradient tool draws a gradual blends between multiple colors. Okay, the gradient editor lets you create and customize your own gradient. Okay, so ng background and mapapansin nyo guys from the WhatsApp gradient, ito yung pinaka gradient tool natin. For example, itong bird, insert ko siya guys and enter, and then gusto kong palitan yung background niyang gradient. Stress ko lang. So, first, tatanggalin ko muna yung background niya using the Magic Wand tool. Okay. Magic Wand tool, select ko siya sa ating keyboard. Delete. Then, deselect. Right click. Deselect. Ayan. So, eto. Ayan. Eto yung bird natin, and then eto yung, okay, rename siya para hindi tayo malito. Gradient. Yan. So, ito yung bird, ito yung gradient natin. Okay? So, kapag gusto mong palitan yung gradient ko, click ko lang yung gradient background ko. Select ko lang sa gradient. Yan. So, select lang ako ng gusto kong style. Yan. Yan. Napapalitan ko siya. Double click. Ayan, yun yung color natin, gusto yung palitan. For example, ako yellow. Ayan, okay. Ito, palitan ko rin. Double click lang ulit. Ito sa ibaba. Ayan. Then brown. Ayan. So, ito na yung new. Pwede natin siyang i-add. Ayan, ito guys, nakita nyo dito na-add siya. Then, okay. Ito siya guys. Ginawa natin gradient. Ayan. So, ganun po ang mag-change din ng ating gradient tool. Dito lang. Ayan. So, madami yan, guys. Ito. Madami mga sample default na rin na nakagawa. Kayo na lang bahala kung anong style ang gusto nyo gawin. Ayan. Drag lang kayo. Mas maliit. Ayan. Depende sa line kasi ng ginagawa nyo ng gradient. Pag mas maliit, mas maliit din yung nasa gitna. Pero pag mas malaki dinag mo ganyan, mas lalong gradient yung nagagawang color natin. Okay? So, sa ating gradient color, sa ating option bar, meron tinatawag na radial gradient. Okay? Sa ating radial gradient naman, ito yung parang pilog. Okay? Ayan. So, select ko siya. Ayan. Ayan. So, yun. Pansin nyo guys, pilog naman siya. Ayan.
Pag mas maliit, mas ma-distinguish mo siyang Rachel. Okay? Pero pag mas malaki, ayan. Ayan. So, pabilog siya. Okay, mapapansin nyo naman, guys. Ayan. Diba? So, next, sa ating namang radio option bar, meron din tayong angle gradient. Okay? Ayan, select lang natin si angle. Ayan naman siya. Okay? So, parang two solid color, depende sa color na ginawa. For example, yan. Gamitin natin yung kanina. Okay? Ginawa natin sample. Ayan siya, guys. Ayan. So, ito yung pinaka-angle natin para mga solid color. Ayan. Ayan. Diba? So, solid color sila. So, parang 2 or 3. Pwede rin 3 yan. Basta pili lang kayo sa mga default natin. Ito, rainbow naman ito. Ayan. Napansin nyo, guys. Ayan. Diba? Ganun siya. Per angle siya. Okay? Next is the reflected gradient. Okay? Ganun siya. Ayan. So, tatlo siya. Sa is parang madaming kulay na rainbow naman siya. Depende kasi sa gradient nyo. Okay? Ganun siya. Ayan. Diba? So, ganun siya. Ating reflected gradient. Next is the alam po yung diamond, okay? Diamond tool, gradient, ayan. Ayan siya, guys. Ito yung ating diamond gradient tool. Ayan. Atin siya. Black. Ayan. Para mas modify. Depende kasi sa liit or sizes na tinadrag natin kung kaano natin yun yung ating gradient. Ayan. So, yun ang ating gradient tool. Okay? Okay. Yan. So, sa ating next tool na napakapaloob sa atin is ang paint bucket tool. Okay? The paint bucket tool fills an area of similar color with for background or pattern. Okay? So, for example, ito. Itong bird natin, color black. Gusto mong palitan ng color, okay? So, using the paint bucket tool, okay? Long press sa ating gradient tool, ayan. Pwede na natin siyang palitan, okay? Sa ating preset for gram color, select lang tayo ng gusto natin color. For example, blue. Ayan. Select lang tayo. Then, click sa area ng bird natin. Ayan. So, napalitan na natin yung color ng ating bird. Okay? So, select lang tayo. Yan. So, napapalitan na natin siya. Yan. Okay? So, ganun lang ang ating paint bucket tool. Okay? So, pwede tayong mag-change ng color. Okay? One ay solid images. Okay? Next is the blur tool. Okay? So, edit lang tayo ulit. Ayan. So, insert lang tayo ng panibagong ano natin. For example, yan. Ayan. Then, insert ko lang si Captain America. Okay, yan. For example, yan guys. Nakagawa ako ng background. So, that raster na. Masterize. And try kong gamitin si Quick Selection Tool sa ating. Okay guys, for example, nakaharang si Captain America. Sa ating layer, makikita nyo, may mga mata. Pwede nyo siyang i-hide. Okay, hindi siya madedelete, i-hide lang natin siya. Para hindi siya sagabal sa ating
second image na ine-edit. Okay? So, hide ko lang siya. Yan. So, click ko lang si image next. Yan. And then, gusto kong tanggalin yung background niya. Okay, dahil naka-select si flower. Okay, right-click, select inverse. Yan. So, it means yung background niya yung naka-select. Okay, so delete ko lang. Yan. Then, right-click, select. So, eto na yung picture natin. Yan. So, using this blur tool, okay, try natin i-blur yung background ni Captain America, yung flower natin. Okay, zoom ko lang. Ayan. So, mapapansin nyo guys, ito yung madalas kinagamit ng mga photographer. Okay, sa pag-edit, di ba, yung mga background-background na nag-blurred. Okay, using blur tool, pwede natin gagawin dito yan. Ayan. Dahil naka-select lang si flower, ay hindi magiging affected yung ating Captain America. Okay? Bakit? Kasi nasa ibang layer siya. So, yung na-blur lang natin ay yung mismong flower background niya. Ayan. Ayan. So, napansin nyo guys, from the left side, di ba parang blurred siya? And then sa ating right side, ito yung din nating blurred kanina. Okay? So if para mas malinaw, try natin kay Captain America. Okay? If mag-blurred. Okay? So ayan guys, 'di ba? Nag-blurred si Captain America. So ito yung ating blur tool. So ito yung nagpapa-blur ng ating background. Especially yung mga photographer na ginagamit nila sa pag diba yung mga DSLR, gusto nyo na cellphone natin, minsan wala, diba? So, using this Photoshop, pwede natin siyang gawin. Okay? Pwede natin mag-blur yung ating photo. Yan. So, yan ang ating blur tool. Okay? Nabiblur niya yung mga certain part ng image natin na gusto natin i-blur. Okay? So, next. Hide ko lang sa Captain America. Yan. So, next tool, okay, is the dodge tool. Dodge tool, paint over stereo image, dodge to lighten them. Okay, from the world itself, light them. Okay, ito siya guys. Dodge tool, okay. So, select ko lang si flower. So, kapag tinrace ko yan guys, mapapansin nyo, nagla-light siya. Ayan. Parang siyang nililinis niya or nilalight niya yung ating image. Ayan. Okay? So, ito yung nagpapalight ng ating mga image. So, depende guys sa inyo kung gaano ba gusto nyo ka-hard. Okay, hardness. Parang ito kasi yung soft to strong eh. Ganun siya eh. Okay? So, add ko lang siya. Ayan. Pansin nyo kanina guys. Diba? May itim siya pero using the dodge tool, eh, na-light up natin siya. Okay, ayan. Parang naipaliwanag natin siya. Ayan. So, ganun ang ating dodge tool. Okay, so next is the burn tool, okay? The burn tool naman, ay parang kabaligtaran siya ng ating dodge tool. The burn tool will darken the areas you paint over. Ito naman yung parang nagpapadark ng ating image na ginawa. Ayan. Siyempre, ako may
kung meron tayong light tool, siyempre meron din tayong dark net tool. Ito yung ating touch tool. Ayan. Ganun siya guys. Ito yung nagpapadark naman ng ating page. Okay? So next. Next tool. Okay? It's the pen tool. Okay? Pen tool allows you to draw extreme first spots, vector, or shape selections. Okay? So same lang siya ng ating mga freeform. Ito lang yung parang pen natin. Okay? For example, ito. Ayan. Diba? Parang katulad lang siya ng ating polygonal tool. For example, try natin tanggalin yung petal. Yan. So, eto na. Yung ating pen tool na ginawang pen tool. Trace. Right click. Then, make a selection. Yan. And then, okay. Yan. So, makagawa na tayo ng ating selection tool using pen tool. Okay? So, same lang siya ng ating mga marquee tool. Pwede rin tayong mag-edit dito, mag-copy, at saka mag-paste ng tinrace nating flower. Ito siya. Okay? So, ganun lang siya ng ating pen tool. Okay? So, delete ko lang siya. Sa ating pen tool, okay, meron din tayong tinatawag na freeform pen tool. Okay? So, yung freeform naman, ito yung katulad naman ng ating lasso tool. Ito ay freeform. Ito. Ito yung nagdo-draw siya. Ayan, guys. Yan. Diba? So, for example, yan. Sa loob na lang para mas ano siya. So, select na. Make selection. Ayan. So, mas marami tayong nagagawang marquee tool dito. Okay? Ayan. So, select. Mark. Ayan. For example, gawa ko dito and then sa labas. Then sa labas din. Ayan. Make selection. Okay. Ayan. Diba? So, mas madali siyang gamitin rin compare sa ating lasso tool. Okay? So, katulad din siya. Meron din tayong edit. Copy. Then paste. Makakopy na yung ginawa lang natin. Ito siya guys. Parang pinalatan lang natin yung flower natin. Diba? Yan. So, ganun ang ating freeform pen tool. Okay? So, next is ito na yung ating text tool. Okay? So, resize ko lang siya. Sa taas. Yan. So, click lang natin yung text tool natin at makikita nyo guys, pagka-click ko, meron tayong text layer dito. Ito siya guys, ating panel. And then, pagka-click ko, pwede na tayong maglagay ng text natin. Yan. For example, flower. Yan. So, resize mo lang siya. Anong gusto mo resize? Select lang natin si move tool. Okay, yan. So, kapag select natin si move tool, pwede na natin siyang i-move. Okay, yan. Or pwede natin siyang i-resize. Pwede natin siyang i-rotate. Okay? So, sa ating pag-change ng color, okay, using paint bucket tool, pwede rin tayong mag-change ng color ng ating flower, ay ng ating text. Okay? Yan. Yan. Diba? So, balik tayo sa ating text tool. Makikita nyo sa taas, ito yung mga option bar niya. So, edit ko lang siya ulit. Double click sa mismong flower. Okay, gawa ulit ako. Guys, natura. Flower. Yan. Okay. Edit ko lang siya. Balik tayo dito. Press yung edit. Yan.
pag gusto nyo i-edit dito sa ating text tool, balik tayo, click nyo lang uli yung ating flower, okay? And then, control A, okay? Control A para ma-select lahat. Nasa text na po tayo. And then, ito yung mga font style natin. Ayan. So, dito napapalitan yung ating font style. Okay, para lagay ko siya dito. So, select all ko lang. Ito na yung ating mga font style. Okay. Ayan. Nasa inyo guys, if anong gusto nyo kong gamitin. Ayan. Diba? So, kapag may napili na kayo, select muling tayo ulit. Then, select. Ito yung color mode. Gusto nyo palitan. Dito rin. Ayan. Para mas mabilis. At makikita nyo agad kung gusto nyo part ng color na gusto nyo. Select nyo lang ito. Okay. Then, gusto nyo nga. Ito yung color picker natin. Automatic siya lumitaw. Gusto nyo katulad sa flower natin. Select lang natin siya. Ayan. Then, okay. Then, ito yung curve. Yung wrap text natin katabi ng color. Ayan. Ayan. Then, arc. Ayan. Meron tayong arc. Meron tayong arc lower. Meron tayong arc upper. Meron tayong arc. Ayan. Iba-iba. Madami guys. Okay. Example yan. And then, gusto nyong i-bend. Ayan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong i-bend. Ito siya. Yung bend niya. Gusto nyong agad siyang 100 na ganyan. 53, 54, 5, horizontal duration. Makikita nyo naman, guys. Okay? Set nyo lang. Yan. Pagka-set, select OK or enter lang tayo. Yan. Okay? So, gusto nyo palitan ulit, balik lang tayo dito. Ating wrap text. Yan. Then, okay. Yan. Abet na siya. And then, sir, gusto kong gawin ng stroke. Okay. Stroke. Okay. Sa ating layer, select natin siya. Right click. And then, blending option. Yan. Meron tayong stroke dito. Makikita nyo guys. Select lang natin siya. Yan. Ito yung size ng stroke natin. Gusto kong ganun palagi. Ito yung color ng stroke natin gusto mo. Yan. Then, okay lang tayo. Then, kapag okay ka na sa stroke mo, select okay. Then, meron din tayong drop shadow dito. Ito yung shadow ng ating text. Ito yung size niya. Ayan, guys. Yung glow or yung shadow niya. Ayan. Papansin nyo. And then, yung outer glow. Ito siya. Galing ko lang para mas makita nyo. Select lang tayo ng gusto nyong color or black. Ayan. Pero mas maganda na rin gamitin natin yung drop shadow. Okay, yung outer kasi di rin naman mas masyadong kita. Okay, pero din tayong inner glow. Ayan. Inner glow natin sa loob naman siya. Ayan. Kita nyo guys, inner glow. Then yung inner glow, ito yung inner glow, ito yung inner shadow. Okay? So pag nakuha nyo na, select natin C, okay. Ayan. Meron din tayong gradient. Ito yung gradient naman. Gusto nyong gradient yung color ng ating text. Ayan. Select okay. Yan. So, ito na yung ating merong na drop shadow. Ito makikita nyo guys. If ever naayon nyo yung drop shadow, tanggalin nyo lang dito sa ating layer. Makikita nyo yung mga mata. Ayan. Hide mo lang siya. If ayaw mo. Ayan. Hide mo lang yung gradient. If ayaw mo rin. Inner shadow. Saka yung stroke. Ayan. O yung mismong effect. Ayan. Diba? So, ganun. Ganun yung ating text. Layer. Okay? So, next,
is the shape tool. Okay. Ito yung importante rin sa mga teacher, yung ating mga shape tools na gagamitin. So, ito yung shape tool natin. Ayan. Ito yung rectangular shape tool. Ayan. And then, long press lang tayo. Ito yung ating rounded rectangle. Ayan. Long press ulit. Meron tayong ellipse. Ayan. Then, meron tayong polygonal tool. Yan. Next, meron tayong line tool. Yan. Then, costume shape tool. Okay? Ito ulit sa costume. Ito guys, ito yung shape niya. Ito yung mga option shape niya. Yan. Yung mga more option ng ating costume shape. Yan. Marami yan guys. Yan. So makikita nyo dito guys, maraming layer na lumitaw. Kasi bawat shape may mga layer tayong kumpa. At kailangan muna na natin siyang i-convert as a rasterize bago natin siya ma-edit. Okay? Pero meron din tayong ma-edit gusto mong palitan ng color. Okay? For example, yan. Ito sa layer natin, for example, yung ating rectangular. Yan. Then, ito yung fill niya, yung color. Ayan. To change siya. Kung anong gusto mo. And then, yung stroke. If white or black. Okay. Ito guys. So, move ko lang siya. Ayan dito. And then, select ko lang ulit si... Ayan. As meron tayong stroke. If broken line ba yan? Or dot. Ito yung size ng stroke niya. Ayan. Ito yung size. Okay. So, mare-resize mo rin siya. Yan. Enter. Then, balik tayo dito. Then, gusto change color din. Yan. So, select lang tayo guys. Example, ito naman. Gusto mong i-change color or gusto mong palitan. Select natin ulit yung ating shape. Fill. Fill. Okay. Yan. So, yan ang ating shape tool. Okay? So, next, guys, is the hand tool. Ang hand tool ay madalas natin ginagamit sa zoom tool natin. Why? Kasi kapag sinuzoom mo yan, yan. And then, gusto mong pumunta dito sa right side natin. Or sa top side. Kailangan muna natin gamitin si force dito or kaya dito. Bago tayo pumunta. Okay? So, using the hand tool, ayan. So, naitadrag natin siya. Okay, ayan. Kapag naka-zoom yung ating image. Ayan. So, yan ang ating hand tool. Okay? So, bear with me guys. Madali lang to at mabilis lang. Okay? So, exit ko lang. So, file. Select new. Okay? So, international paper. Select okay. Okay, mabilis lang guys. So, insert ako guys. Okay. Yan. First thing, insert ko muna lahat ng mga kailangan kong tools. Yan. Dalawa lang sila guys. So, rasterize. Rasterize. Para ma-ano natin sila. Yan. And then, hide ko muna. Yan. Hide ko muna sila. And then, gagamitin ko si shape tools. Okay. Try ko gamitin si ellipse. Yan. Then, siya dito. Tatanggalin ko na siya na. Okay. Stroke. Stroke. Okay. No stroke yung gagamitin ko. Then, rasterize ko siya para ma-edit. Gagamitin ko si gradient. Okay. Gamitin ko na si magic wand. Yan. Click ko muna kasi kanina, hindi ko siya na-click. Buong screen yung na-gradient ko. So, kailangan muna natin siyang select muna para hindi ma-click. Yan. Select lang ako ng gusto kong sample yan.
tatlong image. Yan, sasalak ko lang. Gusto ko lang. Check. Double click. Ay, ito dark tayo. Gawa na tayo ng simple sun background. I-show natin si then tanggalin natin siya ng background. Yan. We're seeing the magic wand. Okay. So, lalagay ko siya sa likod ng si sun. How? So, i-drag ko si sun ito sa ating eclipse natin pababa ng sa ibaba ng ating island. At nasa background na siya ng ating island. Okay, tinrag ko siya pababa. Okay, select ko siya. Ayan. So next, ating bird, tanggalin natin siya. Now, select ko lang background. Ayan. Oops, mayroon natira. So, I will use the reset tool. Okay. Para mas mabilis. So, i-drag ko rin ang ating bird. Okay. Patungo sa ating background. Yan. So, yun na yung parang bird natin. Yan. So, change color ko using paint bucket para mas lalong balance yung color. Kailangan yung color natin na ginagamit ay hindi nagkakalayo sa kit natin ulit. Okay, so, mas dark na yan para mas maganda. Tansyay nyo guys kung saan makuha nyo yung taste at color. Yan. Same sa ating oops. Bird. Ito. Dark siya. Mas dark. Okay. Pwede natin gawing white. Paint bucket tool. Ayan. So, duplicate tayo para mas maraming bird. Ayan. Then, select tayo ng ating then text which then select natin yung gusto nating font. Okay, example may nakuha na tayo. Ayan. Dahil white yung ano natin text, pagpital natin edit ko lang. Click. Oops. Yan. Enter lang. And then, click natin sila na. So, widget natin. So, kapag nakagawa na tayo ng simple graphic natin na ganyan, okay, so, pwede natin silang pagsama-samahin sa isang folder. Kasi para may resize natin, pwede natin kasi gamitin as a logo ito eh. So, sa ating layer, ayan guys, makikita nyo yung katabi ng create new layer natin. Okay, ito siya. Create a new group. Ayan. So, lagyan ko lang sa taas. And then, Ctrl-Alt sa ating keyboard. Select natin isa-isa. Okay, yung page, yung bird, yung clips. Okay. Then, drag natin sa loob ng
folder na ginawa natin. Yan. So, nandito na sila. May drag ko na sila. So, it means isang picture na lang or isang layer na lang yung ginawa natin. So, pinagsama ko na sila. Iisa na lang sila. Okay? Yan. So, ito na yung simple graphic natin na ginawa. Okay? Using all the tools, basic tools ng ating Photoshop. Okay? So, sa pagsisave ng ating image, pwede tayong gawin yung PNG. Okay? Yung pagtanggal ng background, ito yon. So, first thing, para may save natin without background, i-hide natin yung background. Ayan, makikita nyo naging grayscale siya. Okay? So, i-hide mo siya. Ayan. And then, file. Save as. Okay? And then, PNG. Okay? Which? No background. Okay? Kasi PNG na siya eh. No background na yan. So, save natin sa gusto natin folder. Example, sa new folder na ginawa ko. Save. Then, okay. So, ito siya. Nagsisave na siya. Yan. So, nasave na siya. And then, lagyan ko siya ng background. Okay, balik ko siya. Save. Save as. Ito naman, yung common or default ay yung JPEG. Yan. Which, JPEG siya, okay? Then, save. Then, yung dahil konti lang yung ating consume na file or image size, sagat ko na siya ng quality na maximum. Okay, pero depende pa rin sa inyo, guys. Okay? So, select okay ko lang. Yan. So, na-save na siya. And then, if ever na gusto nyo, na i-continue na lang mamaya, okay? Para may continue mamaya. Save as. Ito siya guys, format niya yung PSD kanina na discussed ni sir. Okay? So ito yung bitch. Okay? Continue. So ito yung file niya, yung PSD format natin. Yan. So next ko siya. Okay? Or try ko siyang i-open. Okay? Yan. So hanapin ko lang kung saan siya nilagay. Ito siya guys. So, ito na yung ginawa natin. Ito yung una, yung walang background. Okay. Ayan, ito yung walang background. Tapos, ito yung may background. Okay. So, ito naman yung ginawa natin kanina. So, open ko siya. Try ko. Dalawa kasi yung nakaano kong Photoshop box. Mag-error, I think. Mag-error na. So, open ko ulit si PS6. Dalawa kasi yung naka-install kong Photoshop. Di ko pa na-install yung isa. Yung kasi ginagamit ko yung ngayon ay yung portable para pareho tayong ginagamit. And then yung isa yung installer talaga na install ko dito sa aking laptop. Kaya nag-error siya. Pero try kong open yung ating portable. So, file ko lang. Try ko siyang open. Yan. Eto siya, guys. Yung ginawa natin kanina konti. Okay? So, that's all, guys. Thank you very much.